Iringan ni Northport Team Manager Bonitan at Greg Slaughter, nagbibigay dungis sa PBA. Coach Yenggiao ng NLEX, sino ang ikinampanya? Gitna ng bangayan ni Greg Slaughter at ni Northport Team Manager Bonitan, pareho silang nagbabatuhan ng akusasyon. Sabi ni Greg Slaughter, hindi raw inaksyonan ng team management ang pag-aasikaso sa bago sana niyang kontrata. Hindi raw ito totoo, depensa naman ni Bonitan. Sa katotohanan daw ay nagpadala sila ng contract offer kay Slaughter sa pamamagitan ng courier. Dagdag pa ni Tan, Slaughter is asking for the moon in the stars. Ibig sabihin, sobra raw kaysa maximum salary na allowed ng PBA ang hinihingi ni Greg. Magpapamilya na raw kasi siya, katwiran daw ng PhilAm Center. Hindi raw enough ang dati nitong salary. Counter naman ni Greg, last minute ay ipinadala daw ang contract para lang ma-retain ang rights sa kanya. Para maitali siya kahit wala siyang kontrata sa team. Kung totoong humihingi ng sobrang mataas na salary si Greg Slaughter, way above daw sa max salary na allowed ng PBA, mukhang wala nga siya sa lugar. Pero matanong ko lang mga sir, magkano ba ang salary na ibinigay ninyo kay Berto Mr. Suave? 420,000 lang ba sa isang buwan? Wala bang under the table? Itatanong ko na rin mga sir, sumusunod ba talaga sa maximum salary rule ang ibang team? Sa sports section ng lahat ng dyaryo, nalalathala kung magkano ang dinidemand ni Mikey Williams mula sa Talk and Text. Alam din ng lahat kung magkano ang salary ni The Kraken sa SMB at ni Japit Aguilar sa Hinebra. Anyway, hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang advice ni Sports PH columnist Homer Saison, bakit hindi mamagitan si Kumi Martial at pag-ayusin ang dalawang panig? Ang iringan ni Bonitan at Greg Slaughter na kumakalat sa social media at sa mga pahayagan ay hindi nakakabuti sa PBA. Muli nang nakakabuelo ang liga sa magandang resulta ng Governor's Cup at nakakabawa sa momentum ng liga ang batuhan ng akusasyon ng isang team at ng isa nilang mahusay na player. Huwag na sanang gayahin ng PBA, mga team at mga players ang pagbabatuhan ng putik ng mga politiko. Speaking of politika, walang takot na ring ipinakita ni Aleixa Valdez kung anong kulay ang kanyang susuportahan sa election 2022. Kasama ang ilang kapwa volleyball players, nangampanya siya para kay Lenny Robredo. Ganon din si NLEX coach Yenggiao. Ilang araw bago ang eleksyon, tumulong na rin ang dating kongresista ng Pampanga upang ikampanya ang pambato ng kakamping. Nangampanya siya sa Taytay Rizal at nakihalubilo sa mga basketball fans. Samantala, sa gitna ng pangangampanya, habang sakay ng isang truck ay ipinakita ni James Yap na taglay pa rin niya ang kanyang shooting touch. Nag-viral ang pagtira ni James Yap ng 3-point shot habang sakay ng truck sa gitna ng paghihiyawan ng mga tagahanga. Kumakandidato si Yap bilang City Councilor ng San Juan City. Wish ng ating channel na sana'y ma-3 points niya ang isang upuan sa San Juan City Council. So yan lamang po mga idol. Kung nagustuhan ninyo ang ating video, please like and subscribe at i-share nyo na rin bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa suporta. Hanggang sa muli.